Hi, this is Kitty Yoni, and welcome to my YONNEEverse. Welcome to my YONNEEverse. Maulan, makulimlim, masarap humigop ng sabaw. Tara, samahan niyo ako dito kay Cha Kamot, ang isa sa sikat na mga kinalasan dito sa Naga City. Pasukin na natin si Cha Kamot. Dali na, pasok na. Ang kinalas ay sikat na sikat sa Naga City at ipinagmamalaki ito ng mga nagenyos. Similar ito sa beef mami, kaya lang yung sa sauce may difference lang. Meron siyang thick brown sauce na gravy type na malapot on top of it. Bukod sa masarap, feeling din siya sa tiyan nakakabusog kasi nga noodles and soup and mura pa siya. Cordova's Kinalas pala talaga ang pangalan nila, pero sikat siya bilang Cha Kamot kasi yung babaeng bantay daw noon ay kinakamay lang yung pag-prepare ng kinalas. Kaya Cha Kamot. Tinatanggal na ni ate yung laman sa ulo. Pag narinig mo yung kinalas, hindi papasok sa isip mo na para siyang beef mami or noodle soup. Kasi kinalas. Bakit nga ba siya kinalas? Kasi pinakita ko nga sa inyo kanina, tinatanggal, kinakalas ni ate yung laman doon sa ulo ng baka. So, pinapakuluan nila yung ulo ng baka and then yung meat, yung karne niya at saka yung tendons, kinakalas nila from the bones. Halika, pakita ko. Ito yung ulo. Ayan. Pinakuluan na yan. Tapos mamaya, kakalasin na nila yung laman sa buto ng ulo. And then, ito naman yung sauce, yung brown sauce. Ang sinasabi ko sa inyo, yun yung pinakuluang utak ng baka. So, walang tapon dun sa ulo. Ayan ha. Paulit-ulit ko lang ipinaliwanag sa inyo kung paano ginagawa ang kinalas. Sana naiintindihan nyo. Ngayon naman, tikiman na. Napakaraming kinalasan dito sa Naga City. Kaya kung kayo'y nag-away dito sa Naga City, try nyo magkinalas. Huwag nyong kalimutan mag-try magkinalas. Kain na tayo. Tapos na ako maglagay ng patis, ng pepper, at saka ng calamansi. So ngayon, kainan na. Itong in-order ko, regular kinalas with egg. At 55 pesos lang. So sabi ko nga sa inyo, mura na ito. Feeling pa siya sa tiyan kasi nakakabusog siya. Yung meat, yung thick sauce niya, and yung noodles, of course. Kaya talagang nakabusog siya at 55 pesos. Kaya talaga patok na patok ito dito. Ano, round 2? Gutom pa ba? Dito naman tayo sa kay Kuya Elis. Kanina doon tayo kay Cha Kamot, kay Tia Kamot. Ngayon naman dito tayo kay Kuya Elis. Halos tapat lang ito ni Cha Kamot. Kinalasan din siya. Try natin dito kung ano namang klase ng kanyang kinalas. Eh, hindi siya matao. Hindi siya kasing daming tao kay Cha Kamot. Sa'yo kasi yun, sikat si Cha Kamot eh. Kung mapapansin nyo sa mga menu ng kinalasa na mapupuntahan nyo dito, meron kayong makikitang loglog. Ano ba yung loglog? As far as I know, ang loglog is yung kinalas but without the kinalas meat. Yung soup and yung noodles only. That's why it's much cheaper. Hello! So, after Cha Kamot,
dito naman tayo sa Kuya Elvis. Try naman natin ang kanilang kinalas. Kinalas hopping na ba ito? Good luck sa chang of sa diet. Bye. So, ito naman. Goodbye diet. Kinalas naman dito kay Kuya Elvis. And then, ito long. So, let's try. Siyempre, pag maulan, oh no, nagkamantsa ang aking damit. Saan yan? I don't know. Okay. Siyempre nga, pag maulan, masyadong kumikit lang sa bawal. Kaya naisip pa namin mag-kinalas.